Magandang araw mga kababayan. Ngayong araw, magluluto tayo ng isang meryendang original sa Batangas, ang Lomi. Ito ang ating mga ingredients. Miki, pork, kikiam, cabbage, carrot, onion, garlic, isang itlog, pork liver, at ito cornstarch. Let's start cooking. Gayatin muna natin ng maliliit ang ating cabbage at ganun din ang carrot. Tapos, nagpakulo ako ng pieces ng ulam para magkaroon tayo ng kaldo. Ito ang ating pork broth. Gagamitin din natin ang ulam para maka-add sa flavor. So, gayatin din lang natin siya ng maliliit. Importante sa Lomi ang toppings. At itong ating kikiam ay isa sa mga toppings. Ipirito natin ang kikiam kagaya nito. Pagkatapos, iluluto natin ang ating pork liver half cook. Aalisin lang natin ang lansa ng pork liver kaya natin ito ginagawa. Kapag kaganito na ang itsura ng inyong pork liver, pwede nyo nang hanguin. Magpainit tayo ng kawali. Lagyan ng mantika. Igisa ang bawang. Just for a minute. Then, idagdag na ang sibuyas at igisa rin lang ng madali. Pagkatapos, idagdag na rin natin ang pork bits na hiniwa natin. Yan, igisa din lang. Ganito itsura niya. At this point, pwede nang idagdag ang mga gulay. Napakadaling magluto ng Lomi. Ang mahalaga lang, and for me, ayaw kong na-overcook ang gulay. So, lalagyan na natin ng kaldo or pork broth at this point. Ayan. Naglalagay na ako ng konting toyo para may lasa na. Idagdag na ang miki kapag kumukulo na ang inyong pork broth. At basahin nyo rin ang cooking instructions sa likod ng inyong packaging para alam nyo kung kailan malapit ng maluto ang miki, idagdag na ang liver. Ito, malapit na talagang maluto to. Lagay natin ang binating itlog. Kagaya niyan, ituloy lang ang paghalo para hindi mabuo ang ating idinagdag na itlog. Now, idadagdag na natin ang cornstarch na inunaw sa tubig. Ito ang magpapalapot ng ating Lomi. Pwede nyo itong i-adjust according sa inyong kagustuhan. Kung gusto nyo ng mas malapot, dagdagan nyo pa ang inyong cornstarch mixture. Yan, talagang luto na ang ating Lomi. Magawa tayo ng sausawan. Napakahalaga nito sa masarap na pagkain ng Lomi. So, toyo. Pagkatapos, lemon juice. Half of a lemon ang aking gagamitin. Nasa inyo yun. Kung meron kayong kalamansi, even better. At least dalawa or tatlong kalamansi. Tapos, sili. Ito i-adjust nyo rin according sa inyong panlasa. Kung gusto nyo na mas maanghang, of course, dagdagan ninyo. Ito, ready na rin ang ating sausawan. Ito naman ang ating pork kikiam, ang ating part ng topping. So, gayatin lang siya ng pahiwa kagaya nito. At now, ready na nating i-assemble ang ating Lomi. Ito na ang ating
Loming Batangas, kain tayo. Ito ang list of our ingredients. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Until next time.